So, ngayong araw, itatest natin yung bagong sprocket set. Kung naalala nyo, last week nag-install ako ng 1543. Parang 14 to 42 yung stack ng sprocket nitong Yamaha SE ko. So, nagpalit na tayo, nagdagdag tayo ng tig-isang ngipin. So, ngayon, gagawin ko lang siya ng konting review kung mas maganda ba yung ganitong combination. Alright? So, tara! Once na magpapalit ka ng sprocket set, so kailangan mo lang talaga mamili sa dalawa. Kung kailangan mo ng arangkada, kailangan natin magdagdag ng ngipin. And then kung top speed naman yung kailangan mo, so kailangan natin bumaba. Kaso nga lang, may consequence yung mga ganun. So itong sprocket set combination na to, sa tingin ko kasi, perfect siya para dito sa lugar ko, dito sa Metro Manila. Kasi nga, hindi ko naman kailangan na masyadong mabilis. So hindi ko naman kailangan yung top speed. Kasi kagaya nito, traffic naman. So mas kailangan ko dito yung acceleration. Kasi more on naabanti ka, tapos hinto ka ulit. Itong sprocket set na to, ang maganda sa kanya, kahit nasa alanganin na tayo na gear, so hindi pa rin mahirapan yung makina. So ayan, diba, ramdam ko talaga yung acceleration niya compare dun sa dati. Dito mabilis mong marireach agad dito yung 100 km per hour. So alam naman natin yung SE talaga, design siya para sa like yung probinsya or yung mga long ride. And syempre, endurance yan. Touring type motorcycle, hindi talaga natin siya pwedeng ikumpara sa mga like underbones or yung mga 150cc rider or yung sniper. So kasi itong Yamaha SE is ginawa naman kasi siya hindi para sa speed. Bilis, maganda talaga nito. Ang maganda sa sprocket set na to, hindi siya nahihirapan mag-reach ng top speed. So, pero sa tingin ko nga lang talaga, dati nakaka 105 ako dito eh. Ngayon parang malabo na, siguro mga 90 na lang. Tsaka matagal na rin kasi itong Yamaha SE ko, hindi pa na-tune up. Kaya siguro mainan na rin yung top speed. Sa tingin ko mga paps, kung nasa probinsya kayo, like hindi naman yung mga matraffic na lugar, siguro mas better na mag-stick na lang kayo sa stock size, which is yung 1442 sprocket. Ginawa kasi yun ng Yamaha, nag-aralan nila yun, perfect set para sa kanya. So try natin mag-top speed kung hanggang saan kaya niya. Yung 80 km per hour. So itong sprocket set combination na ito mga paps, yung tatak niya pala is perfect power. Nabili ko siya sa Shopee. So ilalagay ko na lang yung link sa description mga paddy, para in case na gusto niyong bumili. So click nyo lang yung link na ilalagay ko sa description. Bili ko siya ng 1,100. So medyo nakamura ako ng konti compare natin sa stock na chain and sprocket set. Kasi yung original sa 1.6 yung presyo. So isang beses naputol yun sa may bandang Cubao. So buti na lang merong isang grab rider na mabait at tumulong sa akin, kasi sakto naman wala akong tools na dala talaga nun. So ayan, shout out kay Pops Jan Motovlog. So maraming salamat Pops sa pagtulong sa akin noon nung mga oras na nasira yung kadena ko. And then yung second time na naman na nasira yung kadena ko dito naman sa may C5 flyover. So sobrang malas ko din nung araw na yun, kasi nga sakto dun pa sa gitna ng flyover, tapos sinabayan pa ng malakas na ulan. So eto reminder lang naman para hindi na mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. At pag mga 3 years to 4 years, palitan nyo na. And then pag matulis na rin yung mga ngipin, ayan, palitan nyo na. Alright, so hanggang dito na lang itong video na to mga paps. So pasensya na, hindi tayo makakapag top speed dahil nga bitin naman yung kalsada dito. So meron na akong susundin na tropa dyan. Kaya naisip ko na i-share na din sa inyo yung experience ko about sa sprocket set combination na ito. And then meron din mga nagtatanong kung
kumusta yung performance. Like yan, si shout out kay Regan Abaw. So yan, master, shout out sa iyo. Thank you sa suporta mo. Lagi kang nanonood ng vlog ko. Ayan mga paps, maraming salamat sa panonood. And kung may mga katanungan kayo, comment na lang kayo sa baba. And like, share, subscribe.